Paparami na rin ang mga bumibisita sa mga sementeryo sa bansa. Sa Manila North Cemetery, hanggang ngayong araw na lang papayagan ang paglilinis sa mga puntod. Makibalita tayo kay Helen Quiñanola. Nakahanda na ang mga barikada at fire trucks para sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa Manila North Cemetery. Hanggang ngayong araw na lang kasi papayagan makapaglinis sa loob ng sementeryo. Marami na rin tindahan ng mga bulaklak na nakapwesto sa labas ng sementeryo. Sa Manila South Cemetery naman, nakahanda na rin ang mga steel railings, lamesa at tolda na gagamitin para sa araw ng undas. Simula ngayong araw, bawal na ang lahat ng uri ng sasakyan sa loob ng sementeryo. Hindi na rin pwedeng maglibing. Sa October 31 naman ng umaga, isasara ang mga kalye papasok sa Manila South Cemetery para di magkabuhol-buhol ang daloy ng trapiko at bigyang daan ang mga magtitinda. Sa Bacolod City, nagsimula nang maglinis sa mga pampublikong sementeryo ang local government. Target daw kasi nilang maging handa ang lahat sa Biyernes bago dumagsa ang mga tao sa mga sementeryo. Sa Oas, Albay, problema ng mga naglilinis sa ilang sementeryo ang kawalan ng supply ng tubig. Kaya ang ilan, nag-igib na lang ng tubig na panglinis mula sa labas ng sementeryo. Nagsimula na rin ang paglilinis sa ilang pangunahing sementeryo sa Butuan City. Karamihan sa mga naglilinis, mga bata. Ayon sa kanila, oportunidad ito para kumita ng pera. Kasado na rin ang seguridad sa lugar. May ilan namang pamilyang katutubo sa Peñarubia, Abra na hindi na kailangan pang maglinis at makipagsiksikan sa sementeryo. Ang mga yumao kasi nila mga kaanak, nakalibing lang sa kanilang likod bahay. Kasama rin sa mga nakalibing sa kanilang bakuran, ang mga namatay nilang alagang aso. Si Aling Adela, labis daw ang pagpapahalaga sa mga alagang aso, kaya itinabi pa niya ang mga puntod ng mga ito sa puntod ng kanyang mister. Kabilang si Aling Adela sa tribong Tinggian na may tradisyon ng paglilibing ng mga yumaong kaanak sa kanilang mga bakuran. Helen Quiñanola, Nagbabalita, Pilipinas.